Well, well, well. Welcome back to my channel nga pala mga guys. Yasin Mikamura nga pala ito. Bago pala tayo mag-react, pupunta sa reaction video natin kay Jumel Labrador, di ba? Magbigay kuminto lang pala ako sa ano, sa pinos pala sa community ni ano no, ni Makagago, di ba? Na yun nga nag-message ngayon taga Visayas sa kanya, di ba? Yung community mismo sa taga Visayas na yun nga yung mga pahayag nga ni Jumel Labrador, di ba? Yo si Labading, di ba? Na ano nga, parang below the belt na kasi yung ano niya, pinagagawa niya, di ba, sa mga taga-Bisayas. Well, sa akin naman kasi, yung karakter kasi na ginagampanan kasi ni ano ngayon, ni Jumel Labrador, hindi kasi basta-basta din yan. Kasi di kasi natin pwede tanggalin siya sa ngayon, kasi nga ganito yan. Kung walang maging Batman, kung walang Joker, di ba? Ganun niya kasi yan, yung istorya yan. Pampahype lang talaga yan. Pero ang ano kasi, ang pangit lang kay Jumel Labrador, putang ina, hinawakan niya yung mabigat na karakter, which is putang ina, ano na naman pala, hindi niya na mapakita sa sarili niya. Kasi yung mga suntok pa lang niya, di ba? Puro na ano, ampaw yung mga suntok. Wala talagang ano, walang napakita din sarili. Maganda kasi, mag-training mo na tuntok mo na to para sumabay yung lakas niya sa kayabangan niya, di ba? At saka, bilang ano kasi, bilang humahawak sa Battle of the YouTuber, kay ano naman, kay MG naman, kay Makagago. Putang niya, di rin kasi niya pwede na ano, na baguhin yung ano niya, yung karakter ni MG ni Makagago. Kasi yun yung nagpapahype eh. Kasi nakilala natin si ano kasi, si MG, si Makagago na ganun. Ganun talaga, may pagkabastos din. Well, yung karakter na nanggaling kay ano, kay Makagago, which is pumapasok lang din doon sa mga ano niya, sa mga tao niya, di ba? Na nagbibigay hype din. E paano naman kung puro na lang bait-baitan yung nasa Battle of the YouTuber? Asaan yung ano doon, entertainment doon, di ba? Angit din, di ba? Kaya against din ako sa mga ano, against din ako sa mga nagre-react na ano, na gusto nilang tanggalin tong tukmol na to. Which is, sa akin naman, di dapat talaga na tanggalin tong tukmol na to. Kasi nga, may hype, pero ang problema lang, walang lakas o walang talaga na mapakita niya sa mga manonood. Yun lang yung problema. Kasi, unang-una, putang ina, matatakutin pala na ayaw niya na masaktan. Kung bait-baitan lang din yung hanap nyo, mga ano, di ba? Mga viewers sa Battle of the YouTuber, di putang ina, manood na lang kayo ng ano, ng mga poverty porn. Yung mga awa-awaan, di ba? Yung kinakawaan nyo, di ba? Kasi masyado sensitive ko itong mga Pilipino. Yun dapat panuorin nyo. Pero kung gusto nyo ng entertainment talaga, palakasan. At saka hindi naman kasi ano, hindi yan kawalan sa mga Bisaya no? O sa taga-Bisayas. Kasi nga, ilang bisis na natin napatunayan kung gaano tayo kalakas, di ba? Sa Bisayas, yung mga Bisaya. Kaya di na natin kailangan yan ikasama ng loob natin. Kasi alam na mga Tagaluson talaga na malalakas talaga ang mga Bisaya. Kaya ngayon guys, ano, punta pala tayo sa ano, no? I-review natin yung ano, yung mga kayabangan ni Jumel Labrador. Kung pati yung mga practice niya, yung pinagagawa niya, training niya sa sarili niya. Kung ano ba, deserve ba talaga siya sa karakter na to na hinawakan niya, no? Na magmayabang, di ba? Magmayabang, may mapakita ba? Kaya punta tayo sa screen natin, di ba? Yun nga guys, no? Pasok tayo sa screen natin. Mag-review natin yung kayabangan ni Tukmol. Oh, may bibila naman, ang aga-aga, binukas agad yung TV. Agad, umaga, wakay ko lang nanonood. Ganito kami sa Manila. Capital City, oh. Diba? Putangin na yung pinakalabas kasi niya dito, no, na kung ano yung meron sa Manila, wala sa, ano, di ba, wala sa Visayas. Which is, may mga, ano, naman, na wala talaga. Totoo naman talaga, di ba? Pero, yung, ano, niya, yung kayabangan niya talaga, yun yung gusto niya talaga ipakita dito. Sarap, morning, guys. Sorry, guys, dito na ako sa gym. Tingnan natin yung ano niya. Kung yung yabang niya, sumasabay ba sa ano niya? Sumasabay ba yung karakter niya doon sa mismong galaw niya, di ba? Nangangarap lumakas and gusto sumikat, syempre. Kailangan mag-ensayo kayo ng mabuti, di ba? Hindi pwede yung puro salita lang yung ginagawa niya sa internet. Dapat. No. Kasi yung ano kasi niya doon, hindi naman kasi sa ano yun, may pinapatamaan siya, which is sarili na yun eh. Sarili niya, pinapatamaan niya yung sarili niya. Parang pinapalabas niya na dapat siya mag-insayo kasi para naman, yung sinasabi ko nga, di ba? Kung magyabang ka, dapat makita din ng ano, mga viewers mo, yung kayabangan mo may lakas. Hindi yung putang ina, isang suntok lang eh, yuko-yuko ka na, di ba? Pag-araw-araw, grind. Ha? So yan, syempre, kailangan din sabi natin mag-insayo kahit na sobrang lakas na natin. Pero sa totoo lang guys, yung ano niya, pinapatamaan niya, hindi taga Visayas, which is
sarili niya yung pinapatamaan niya, di ba? Sa dating niya kasi, wala siyang binanggit na pangalan. Kundi sarili niya, di ba? Sarili niya yung pinapatamaan niya. Alam mo naman, paano naman niya, di ba? Ngayong araw na to guys, papakita ko sa inyo. Yung iba kasi, di kasi nagigits yung ano yung karakter ng tukmol na to, di ba? Ang pangit lang dito, mali yung pagpili ni MJ na ano, hahawak sa karakter na to. Which is, ano, di niya kaya. Dapat siyang mag-insayo pa. Bigyan ng time yung sarili niya na ano. Kahit yung suntok niya na ampaw, mabago man lang, di ba? Yung training, actual training ko talaga. Ha? Kasi, dami nagkakamot sa akin. Dami yung umaw-ngaw sa internet. Alam niyo naman. Siyempre, nakikita niyo naman yan. Dami nagkakamot sa atin. Kala ko talaga may mga arit eh. No? Na-remark, no? O, sumala ko may arit eh. Yung sinasabi din niya na mayayabang sa internet, di ba? Akala mo talaga may arit, di ba? Parang sinasabi niya, akala mo talaga kung may pira, di ba? Yun yung sinasabi niya na akala mo talaga may pira. Parang ano din, sarili niya, di ba? Parang kapatid lang naman yata niya talaga yung may pira. Ito, ano lang to eh. Parang sampid lang to saan eh, sa kapatid niya eh. Di ba? Nakitaan natin ngayon yan. Tignan natin. Pagka kasi nagseryoso. Alam mo na? Di, maganda. Ayos. This is serious training. Di ba, inaalam mo naman. Coach, go! Ibigil talaga ako ngayon. Sobrang na to. Sino nagbibiro ngayon? Akala ko hindi nyo. Dapat sa ano sa Battle of the YouTuber din dapat liitan pa nila yung gloves no para mabasag talagang mukha nitong tukmol na do di ba instead na yung 16 ounce ang gamitin nila 12 ounce yung maliit talaga para basag talaga hindi lang yung hindi ba nakita niyo naman yung mukha ni Billy Jack di ba para hindi lang yung yun yung nangyari mas may kamatis pa talaga natutubo no sa mukha ni talaga ng katamaan talaga di ba Putsang ina min, kung ako ang ano, kung ako yung sa sitwasyon niya. Tingnan mo naman yung mga equipment, 'di ba? Putang ina, kumpleto. May ano, may lahat na kumpleto. Siya na lang sa sarili niya na dapat tulungan niya, 'di ba? Na mapalakas niya yung ano niya, mga suntok niya. Training day 1 January 2022. Sa job pa lang, sablay na eh. Dapat kasi pag mag-job ka, balik agad. Hindi yung ano, kasi mga counter ka nun eh. Kita mo yan? Kita mo yung mga tunog na gano'n? Yung mga straight. Alam mo, MJ Makagago, shoutout pala ka sa'yo. Kung sino sa ranking ngayon yung magandang kapareho ni Jumel Labrador. Si ano, si yung sa Brusco. Ang magandang katapat dito ni Jumel ngayon, si Russell ng Brusco. Yun. Kasi yung kung sa makikita mo nga yung laban ni Russell, di ba? Kahit mag-uwan si Russell, kahit papaano putang ina lumalaban si Russell hanggang dulo, di ba? Kita nyo naman sa laban nila ni Boy Tapang, di ba? Pinapakita talaga ni Russell na ano, kahit mag-uwan siya, tinapos niya talaga yung ano, no? Hanggang sa katapusan ng hininga niya. Nakikita niyo naman hanggang ma-knockdown siya. Yun yung ano, yun yung may tapang. Kasi si Russell din kasi may lahing Bisaya, ano eh, Bisaya din yung nanay niya, di ba? Kaya may tapang din talaga na ano. Kasi nga, di ba, baguhan si Russell, pero at least kahit papano, nilaban niya yung sarili niya hanggang sa dulo ng ano niya, ng hininga niya, di ba? Hanggang nawalan talaga siya ng hangin. Yun yung ano, yun yung totoong ano, may ibubuga din, may tapang din kahit papano, di ba? Coach, paano ka natakap ka? Hey, bantu, may lang mata. Parang may hila ka. Okay. Ito. Ito. Tangin na naman tong trainer na to. Ang lambot ng kamay. Bading yung ano, sumuntok, bading din yung trainer. Okay, tangin na naman. Mabilis ba? Mabilis ba? Ayan,
training ko. Eh, putang ina, kahit si Vice Ganda, pag sinuntok mo nun, tatawanan ka lang ni Vice Ganda siguro, kahit bakla yung susuntukin mo, tangina mo. Coach, tingnan. Parang ito na ulit. Yung mga nag-aaya dyan. Mga nag-aaya sa akin dyan. Ingat sila, siyempre. Kung iaayain nyo, siyempre dapat. May tira kayo. Saka saan ba ang sukong jaya? Oo. Pero kayong yaya ng ano eh. Hindi naman kayo malakas. Ang pinakamalakas sa lahat. Paring bangis, diba? So yun lang training ko. Kasi yung susunod ko mga kaya. Pero nagigits ko yung mga sinabi ni Jumil. Parang ano din to eh. Parang di naman talaga masama itong ungas na to. Kasi parang inaano niya kasi, parang sinasabi niya, yung binibigkas niya na mga salita, yung mga patama, parang hindi niya, sa kanya yun eh. Hindi sa inyo mga Bisaya eh, di ba? Hindi sa inyo mga taga-Bisayas. Hindi niyo nagigits kasi dapat, pakinggan niyo yung maayos yung mga dating, mga bitaw niya, mga salita. Kasi hindi naman yun parang binababa na nga niya yung sarili niya, di ba? Yung sa dating niya na wag puro salita, dapat may gawa din, di ba? Ganun yung niya. Yun yung pinapalabas nitong tukmol. Di lang masyado na ng mga manunood, di ba? Kaya nayayabangan o nababas siya, di ba? Pero sa dating niya kasi, parang lang talaga, pang karakter lang talaga itong hinawakan niya talaga. Maganda-handa ka na. Tsaka makapapayo ka sa mga bata. Mag-insayo kayo. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi ng iba na puro salita lang. Oo, di ba? Yun. Nagbigay siya, di ba? Sa mga kabataan, di ba? Na huwag tularan yung mga nagsasalita, pero hindi nagtitraining, tapos wala sa gawa, di ba? Sarili na yung pinagsasabihan niya. Sa akin kayo makinig. Everyday, ensayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lalo sa mga Manila boys natin dyan, di ba? Capital City, nandito ang hari nyo. And sa mga Bisaya dyan na niyaya ko, mag-insayo kayo, huwag kayo puro ungaw-ungaw sa internet. So yun lang. Walang lakas yung suntok niya, Jumil, sa totoo lang. Wala pa talaga siya. Kaya tama yung sinabi mo, Jumil. Mag-training, huwag puro dada. Parang alam ko naman na tinapatamaan mo, sarili mo, hindi taga-Bisayas. Well, yan. Training lang. Continue. Malay mo, di ba? Guys, no? Siguro, narinig nyo naman siguro yung sinasabi ni Jumil, di ba? Pati yung mga kabataan dyan na, di ba? Na nanonood sa, niya, kayabangan niya, lalo na sa Facebook, di ba? Ang dali ng access sa Facebook, kasi kahit bata may Facebook, di ba? Yung doon, ang kinaparating kasi ni Jumil Labrador, tong tukmol na, di ba? Kahit na nagyayabang siya, di ba? Yung sinasabi niya, yung pinapalabas niya kasi dito na pinagsasabihan din niya yung mga bata na huwag tularan yung mga mayayabang sa internet o yung nakikita nila, naririnig nila. Wala namang mapakita na lakas. Dapat mag-insayo. Tama lang naman yung sinasabi niya. Yung iba kasi, minimisinterpret yung sinasabi ng tukmol na to, which is pang karakter niya lang talaga na sa Batulot na YouTuber, di ba? Kaya kay MG, kay Makagago, di mo kasi talaga pwede baguhin yung nasimulan mo, di ba? Kasi sinimulan mo, tinatapos lang nila. Kaya hanggang dito na lang pala, guys. Yasin Kamurang, hit subscribe pag gusto nyo, di ba? Kung ayaw nyo naman, well, kayo din mawalan. Pabuo.